Karisyo, magandang araw. Ang gagawin naman natin ngayon ay brick system naman tayo. Sa mga latest model ngayon, mga preno nila, ano na sila, self-adjuster, lalo na yung mga electronic, gaya ng 4HL1, 6HK1, 4HG1, 4HK1, yun, mga self-adjuster na yan, Karisyo. Yung iba kasi nito nahihirapan kung pagtanggal, pag-adjust, matagal daw dahil self-adjuster sila. Minsan tinatanong nila kung na-adjust ba ang self-adjuster. Yan yung ituturo ko sa inyo ngayon, Karisyo. Teka, makita ko sa inyo. Ito, Karisyo, ito yung mga ano ngayon, latest model, mga self-adjuster siya. Hindi mo na kailangang i-adjust kasi kusa na siyang nag-a-adjust. Ano nga pala to? 4HL1 engine to. Mga electronic. Meron din tong ABS. Yan, may mga sensor dito sa likod yan. Yan. Ito, Karisyo, kaya tinatawag self-adjuster to. Habang namimreno ka, kusang nag-a-adjust yan. Pag-apak mo ng preno, pag bumaba yung piston, kusang nag-a-adjust tong ano, yung adjuster niya. Yan, may spring. Bumabalik din siya. Pag ano, kusang siya. Pag okay na yung adjustment niya, nasa tamang sukat na yung brake drum, tsaka lining, titigil na siya, dadaplis na lang. Kaso ito yung pinoproblema nung iba, tanggal nila, di matanggal, kailangan i-adjust. Ang problema, di mo naman ma-adjust. May adjust siya, puro pasikip. Pero pag ibinalik mo, hindi na kasi naglalak. Liga, pakita ko sa inyo kung paano to sistema, paano i-adjust. Ito, Karisyo, pwede naman siya i-adjust. Yan, may butas yan dito. Ito sa likod. Liga, pakita ko sa inyo. Yan. Ito ba? Yan yung butas na yan. Yan yung ina-adjust. Yan, na-adjust siya, Karisyo. Pagkita ko sa inyo. Na-adjust siya. Adjust natin. Ayan. Na-adjust siya. Ang problema niyan, pag nasagad mo na, di mo na maibalik. Kasi ang pag-adjust ng manual na wheel cylinder, i-adjust mo muna siya ng sagad. Pag ayaw na umikot yung pinakagulong niya, yung brake drum, balikan mo siya ngayon ng dalawa hanggang tatlo. Ito, pag in-adjust mo to, di mo na siya maibalik dahil naglalock dito. Yan. Di mo na maibalik. Kaya yun yung iba, yung di pa nila alam, dito sila namang problema. Kahit yung sa mga 6HK1, ganun din parehas din ito. Ngayon din nila alam, mayroong sikreto, Karisyo. Ito yung forma na to. Yan. May purpose yan kung bakit yan ginawa. Purpose na yan, tagos yan hanggang dito. Ayan, may butas. Ayan, hanggang sa likod yan, tagos yan. Ang estilo niyan, Karisyo, sinusundot yan. Yung butas na yan, tagos hanggang dito. Ayan, pakita ko sa inyo. Ang ginagamit lang dyan, welding rod. Kailangan mahaba. Buong welding rod, maiksi. Kasi once na tinusok mo dito yan, pag tinusok mo yan, pag maiksi, minsan nalalaglag, obligado kang magbukas ng brake drum. Kaya kailangan mahaba siya buo. Kaya kahit sumubra man siya, hindi siya malalaglag. Yan, ganyan. Yan yung purpose yung Karisyo. Ito, pag sinundot yan, aangat na yung ano dito. Yan. Pag sinundot to, aangat na dito. Yan. Kaya maibalik mo na siya ngayon. Pag ako nag-adjust nitong ginagawa ko, tinutukod ko lang dito yan, Karisyo. Yan. Yan.
susundutin mo yung pinaka ano niyan, yung design na yan. Tapos i-kalso mo lang dito yan. Yan, i-kalso mo lang siya dyan. Ma-adjust mo na dito yan, ka-rescue. Hindi na yan mag-ano. Yan, pakita ko sa inyo. Sundutin natin dito sa butas niya. Yan. Nasundot na natin. Kaya adjust natin. Yan, ka-rescue. Pag pinihit yan, tuloy-tuloy yan. O. Yan, tuloy-tuloy na yan. Pwede mo rin siya maibalik. Babalikan mo na siya ngayon. Yan. Kaya na siya ibalik, ka-rescue. Maibalik mo na siya ngayon. Ayan. Ayan, maibalik mo na siya. Hindi na siya kumakagat yung ano dito. Yung pinakangipin, hindi na kumakagat sa self-adjuster. Yeah, pero pag tinanggal mo na 'to, lalapat siya ulit. Ayan, oh, kumagat ulit yung ngipin. Kaya pag i-adjust mo siya ulit, naiikot siya pag pahigpit. Pero pag binalik mo, hindi na. Yan, kumakagat na yung ano niya. Kumakagat. Yan. Yan yung sikreto, ka-rescue. Ang self-adjuster, pwede mo siya i-adjust manually. Yan. Dahil sa butas na yan. Dinesign yan sa manufacturer o sa Japan. Galing Japan naman to. Dahil may purpose yung butas na yan. Yan. Dito, para sundutin to. Yan. Yan yung purpose niyan, ka-rescue. Ngayon, kung mapanood mo to, may alam ka na, wag kang di mo na kailangang problemahin pa. Yan. May purpose yan. Kalso mo lang dito yan. Yan, para-paraan lang yan. Yan, kahit likod ganun din lahat yan. Yan, sana may natutunan kayo. Kung tungkol sa self-adjuster ng mga brake. Yan. Dinesign yan para sa pwede mo siyang i-manual. Pag ano. Yung iba, natatakot pag ganitong kinakabit dahil nga pag di alam na yung butas na yan, may purpose. Kinoconvert to sa mga manual. Mga manual na wheel cylinder. Ang problema, mawala na yung pagka-originality niya. Kasi habang tumatagal, pag naging put-put na yung brake lining natin, nagkusang nag-a-adjust to para yung preno mo malakas pa rin. Kaya kung anong original, dapat ibabalik din. And ka-rescue, sana may natutunan kayo. Salamat sa panonood. Ayan, ka-rescue, sana may natutunan kayo sa aking munting tutorial about self-adjuster brake, yung mga latest model ngayon. Kaya maraming salamat sa mga nanonood. Thank you very much. Tsaka sa hindi pa nakapag-subscribe yan, subscribe naman kayo. Tsaka pakihit na rin yung notification bell natin para sa sunod ko pang mga video. Sa ulitin, maraming salamat mga ka-rescue sa panonood. Thank you.